Good day to everyone. Once again, this is Dr. Eric Batikan, isang Filipino clinical psychologist, and welcome to my channel called Buhay at Pag-ibig. Lungkot, pagod, saya, pag-asa. Ako si Dr. Eric Batikan, isang clinical psychologist. Halika, usap tayo. We have a very, very special episode for today. But before that, I'd like to thank you all for subscribing to my channel and for sharing also the videos and for commenting dyan po sa baba. Kung may mga topics kayo na gusto nyong i-discuss namin dito, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment lang down below, and who knows, we'll be able to discuss those topics and also learn. We're going to learn together and then also gain some insights about the discussion. And as I've said a while ago, this is a very special episode because as a new small YouTube vlogger, ito pong tao na to ay isa sa mga inspiration, hindi lang sa akin kundi sa karamihan po na mga small YouTube vloggers o vloggers. Siya po yung tinatawag nating one of the pillars or isa sa pinakaunang mga YouTubers dito po sa Pilipinas. Ang pangalan po niya ay he's popularly known as Kween, Lloyd Cafe Cadenas. And sad to say po, nabalitaan po natin, I think everybody knows na pumanaw po si Lloyd kamakailan lang. Lumabas po yung balita last September 4, 2020. Sa napaka murang edad na 26 years old. Sa napaka murang edad, napakabata po ni Lloyd, and he started vlogging many, many years ago. And me, isa siya sa mga napapanood ko dati, nagbibigay saya, and mataas po ang respeto namin kay Lloyd. Although he doesn't know me personally, I don't know him personally, but yung mga videos na sinishare niya sa YouTube, yun po yung naging inspirasyon, hindi lang sa akin, pero sa karamihan ng mga YouTube vloggers and also mga viewers, na mga subscribers ng mga Filipino, dahil na marami po tayong nakuhang aral, napasaya niya tayo at na-share niya ang kanyang buhay sa atin sa pamamagitan ng YouTube, and isang malaking dagok at isang very unexpected na balita na lumabas na recently nga ay si Lloyd ay pumanaw na sa edad na 26 years old. Ito po ang isang appreciation video or pagpupugay para sa mga nagawa ni Lloyd Cafe Cadenas. As we all know, sikat na sikat po si Lloyd kasi according to my research, almost or more than 7 million followers on Facebook and over 5 million subscribers in YouTube and millions of views on YouTube sa lahat. Ang dami niya pong mga videos na post sa YouTube, and sobrang daming nakapanood ng mga videos na yon na naghatid ng saya at pag-asa na rin. Yung pagpapatawa po ni Lloyd ay hindi po yung classic na pagpapatawa na meron kang naiinsultong tao. Yung kanyang pagpapatawa ay sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili, hindi sa belittle or
gawing katawa-tawa yung ibang mga tao. Yung pagpapatawa ni Lloyd ay galing sa puso, at ang yung pagpapatawa niya ay talagang makikita mo yung, ma-feel mo yung sincerity. Kaya marami mga Pilipino ang nagustuhan si Lloyd, yung kanyang ginawa, yung movement, yung pagiging one of the pioneers in YouTube vlogging sa Philippines ay hindi po yun may erase or mawawala. He will always be considered as one of the pioneers and those who one of the people who really inspired to, you know, to be yourself and to dream. Na huwag po tayong mawalan pag-asa, huwag po tayong matakot to start our YouTube channel kahit gaano pa yan kaliit, kahit po walang nanonood sa atin, basta may passion kayo and meron kayong purpose kung bakit gusto niyo mag-start ng YouTube channel niyo, not for the money but also to reach thousands or even millions of Filipinos, na para po meron kayong pwedeng ma-share or pwede kayong may mapasaya na mga tao. On behalf of the vlogging community and on behalf of the Filipino people na napasaya mo para ito sa'yo, Kween, Lloyd Cafe Cadenas. Ang pag-uusapan po natin ngayon, all about death, kung sa Tagalog po, kamatayan. Paano po ba yung stages ng bereavement doon po sa mga taong naiwan? Kasi maraming naapektuhan sa news na ito ang kanyang pagpanaw. At hindi lang ang pagpanaw ni Lloyd, meron po tayong experience din on the personal basis na may merong family member or merong isang matalik na kaibigan na biglang nawala or biglang pumanaw. Paano po ang proseso ng healing or yung grief or yung bereavement ng mga taong naiwan? Ito po, isi-share ko as a clinical psychologist. According to Elizabeth Kubler-Ross, isang napakatanyag na scientist who studied about death, dying, and bereavement. Kasi po, nung unang panahon, at kahit ngayon po, medyo hindi po tayo comfortable na pag-usapan ang death or kamatayan. At ang biggest contribution po ni Elizabeth Kubler-Ross ay gawing open ang diskusyon about death, dying, and bereavement. Kasi until now, in most culture, we consider it as taboo or kinakatakutan na mga issue or iniiwasan natin mapag-usapan yon dahil sa nakakabit yung hindi magandang imahe or perception about death. So, ito po ang sabi ni Elizabeth Kubler-Ross, ang mga stages na pinagdadaanan ng mga taong naiwan. First stage ay nakakaranas tayo ng denial. Normal sa mga fans ni Lloyd na nung nalaman natin yung news, talagang hindi tayo makapaniwala. At it will take some time para mag-sink in yung reality na talagang totoo yung nalaman natin na talagang wala na si Lloyd. So, first reaction is really denial. The second reaction is anger. Kasi ang dami nating mga tanong sa isipan natin kung bakit kailangan mawala, bakit hindi tayo nakapag-prepare, bakit siya pa, or bakit ako pa. So, nagkakaroon ng emotion as a response, and that is anger. Kasi wala pa tayong deeper understanding about sa nangyari, and normal po na
magkaroon ng anger. Minsan sinisisi din natin yung taas or yung Diyos kung bakit kailangan mangyari yon, kung bakit kinuha sa atin yung kapamilya natin, kung bakit nawala yung kaibigan natin, kung bakit nawala yung favorite pet mo, kailangan mamatay yung isang taong mahal na mahal mo. So merong anger, that's the second stage. The third stage is yung bargaining. Yung after ng anger, parang gusto mo nang makipag-bargain na, Lord, wag naman sana, gagawin ko ang lahat para lang gumising sa isang bangungot na ito. Ayokong maniwala, galit ako. Ano bang pwede kong magawa para ma-accept or para hindi maging totoo itong mga balita or kasi ito pong stages ng death, dying, and bereavement, it doesn't only apply to death ng family member or ng kaibigan. Pwede rin po itong ma-apply sa isang bagay na nawala, na napaka-importante. Even yung trabaho, pag nawalan po tayo ng trabaho, nag-undergo po tayo ng proseso. Ito po ang possible na pwedeng maramdaman ng isang tao. Halimbawa ay merong bad news or meron tayong diagnosis na considered terminally ill. Ano pong mararamdaman ng mga tao? So, pwede rin pong ma-apply itong mga in-explain ko mga stages of death, dying, and bereavement. So, yung bargaining, Lord, buhayin niyo po yung mama ko, yung papa ko, gagawin kong lahat, I will serve you. So, nakipag-bargain tayo para sa gusto nating mangyari. Sometimes, talagang we feel helpless. After ng bargaining, yung fourth stage ay yung tinatawag na depression. Kasi nagsising in na talagang wala tayong magagawa. There are things in life na hindi natin control. So, with that, we become sad. We become unhappy. We become depressed. And finally, aabot tayo sa stage na meron ng acceptance. Yun po yung fifth na stage. Although, sa mga stages na nabanggit ko, denial, anger, bargaining, depression, and acceptance, iba-iba po ang experience ng mga tao at hindi dapat na pareho. Yung iba, hindi dumadaan sa anger, hindi rin dumadaan sa depression, mas madali nilang ma-accept yung nangyari. Merong iba, hindi talaga nag-move forward and they stay in the second stage, which is anger. Iba-iba po ang experience ng tao in dealing with death. Hindi po dapat uniform yun. So, how do we cope with the loss and death? Number one, we need to understand, gagaya ng sinabi ko kanina, na iba-iba ang proseso. Hindi kailangan kompleto yung limang stages na yon. May iba-ibang coping ang ginagawa ng mga tao para maibsan yung kalungkutan at finally, ma-accept natin yung reality na meron palang tinatawag na death or kamatayan. Very, very important also to acknowledge the loss and the pain na hindi natin i-obscure or hindi natin itago yung mga nararamdaman natin. Kasi mahirap po ang maiwanan, mahirap na isa sa mga kapamilya mo ay biglang mawala or mamatay, and i-acknowledge natin yung emotion na yon, and it is okay to cry. Minsan pag pumupunta tayo ng mga burial or sinasabi natin dun sa mga kapamilya na apektado na wag umiyak or it's okay, but of course, iba-iba ang pakiramdam ng mga tao, iba-iba yung pag-cope. And kung gusto nilang umiyak,
that is your right to cry. And if you're sad or depressed, it's okay to be sad and depressed. Kasi yun po ang reaction natin, yun ang emotion na dapat hindi itago at dapat ipalabas. Sa karanasan ko po, ang pinakamapait na naranasan ko ay yung pagkawala ng nanay ko many years ago. The memory is still very, very fresh, and naintindihan ko at ramdam ko pa rin yung sakit ng pagkawala ng nanay ko. Kaya hindi po kayo nag-iisa kung na-experience po ito ngayon ay lahat po ng tao ay at some point ay nakakaranas ng ganitong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Isa po sa mga suggested na coping na pwede nating gawin is mag-open up sa mga kaibigan, kapamilya, kakilala when you are ready. Kung medyo uncomfortable pa kayo to talk about death, to talk about the loss, it's okay. And there would come a time when you're ready and then you start sharing about your emotion and you start sharing about your experience. And you allow your friends and family to be there for you. May mga panahon na gusto niyong mapag-isa. May mga panahon na hayaan niyo rin po ang kapamilya niyo at mga kaibigan niyo na damayan kayo sa pinagdadaanan ninyong kalungkutan. And you have to realize that you are not the only one who is sad, na apektado sa nangyari. Meron pang ibang members ng family na nakakaranas din ng depression or sadness because of the loss or because of the death. So, mas maganda po na maintindihan natin na hindi lang tayo ang nagdudusa o nakakaranas ng kalungkutan. And as much as possible, I would advise na huwag pong uminom. Do not drink. If you're sad and if you're coping with the loss and death, it's better not to drink ng any alcoholic beverages because ang alcohol po ay isang downer. The more you drink alcohol, the more your mood will go down. So, ang goal po natin ay medyo ma-lift ng konti ang spirit natin para makasurvive tayo sa kalungkutan. Ang alcohol, it makes us numb. And then, when you wake up in the morning, the pain is still there. So, hindi po siya healthy. So, kung as much as possible, kaya po nating huwag uminom, huwag na muna tayong uminom or manigarilyo or mag-engage into other vices. Kasi para din naman po sa health natin, in general, hindi po nakakabuti yung pag-inom physically. And hindi po siya solusyon para maibsan yung kalungkutan natin na nararamdaman because of the loss and the death. And hindi po masama to visit your favorite place or eat your favorite food. I remember, after po ng libing ng nanay ko, bumili po ako ng ice cream. And dahil po pag-uwi niyo ng bahay, sobrang lungkot. Hindi mo ma-describe yung feeling na parang you feel empty. And then just to cheer up yung mga bata sa bahay, ginawa ko po, bumili ako ng ice cream. And everybody enjoyed ice cream. So hindi po masama na kumain. And even go to your favorite place. Mag-beach po kayo kung allowed na ba. Or pumunta sa isang napakagandang lugar para naman ma-enjoy ninyo. Para medyo mawala yung lungkot na nararamdaman ninyo. And then, number 7 is do what you love. Ano yung mga bagay na nagbibigay ng konting saya sa inyo, pwede nyo pong gawin yon. Like for example, singing or dancing,
Kung gusto niyo mag-TikTok, pwede din po. Gusto niyo mag-painting para ma-express niyo yung emotion niyo, pwede rin po. Pwede po kayo mag-journal or magsulat sa inyong experience. Anything na nakapagbibigay ng konting saya ay pwede nyo pong gawin yan. For some people, they would cook, magluluto, or maglilinis ng bahay, or maglaro kasama yung mga bata, or kasama yung favorite pet ninyo, yung aso ninyo. Okay, next is napaka-importante, kahit wala na po yung taong mahal natin, but yung memory ay hindi po mawawala. So, always cherish the memories of your loved one. Yun po yung hindi dapat mawala sa atin. Mawala man yung tao, but the memory would still stay in our mind and in our heart. Kasi nawala man sila sa mundong ito, pero yung pinagsamahan ninyo would always be there. And it's nice to recall yung mga pinagsamahan ninyo, yung mga good memories. Cherish those memories. And next is express yourself to your loved one. How do you express yourself to your loved one or yung pumanaw na? Pwede kayong magsulat. Gumawa kayo ng letter. Or pumunta kayo sa kanyang puntod and i-express nyo verbally kung ano yung gusto nyong sabihin sa kanya. Marami po tayong pinagsisihan and marami pong mga marami akong kakilala na may regret dahil nung nabubuhay pa yung tao na yon, hindi nila na-express yung mga nararamdaman nila. So, ngayon po, kung nandyan pa yung nanay, tatay mo, nandyan pa yung mga kapatid mo, nandyan pa yung mga mahal nyo sa buhay, huwag nyo pong kalimutan to express kung ano man yung dapat ninyong i-express. Okay? Of course, give time to heal. Huwag nyo pong madaliin or pilitin ang healing kasi iba-iba yung proseso. Minsan sa ibang mga tao, mas madali sa kanila. It would only take weeks or even months for them to be healed, para bumalik sa dati yung sigla kahit na namatayan or nawala yung isa sa mga mahal nila sa buhay. Meron ding ibang mga tao, it takes forever for them to be healed. Kasi hindi naman po talaga natin nakakalimutan yung mga pumanaw nating mahal sa buhay. Mahirap po yung gawin. Ang importante po ay matanggap natin na wala na sila, pero hindi ibig sabihin na kailangan natin silang kalimutan. And focus on the present, na meron pa pong ibang tao dyan na humihingi ng attention, na nagmamahal din sa'yo, na kailangan mo ring asikasuhin, hindi lang yung mga taong pumanaw na. And mag-focus po tayo for etong present and what are we going to do with it and what would be the future in store for us. Importante po that we have to embrace death and maging open po tayo sa diskusyon ng kamatayan. And hindi na po natin kailangan i-consider as taboo. Kasi death is a reality. Isa pong katotohanan, isa pong realidad na kailangan nating i-face. And we have to realize that life is temporary. Wala pong taong nabubuhay for a long period of time, or hindi po ang buhay na ito ay hiram lamang at hindi po ito forever. So, we need to realize that. By realizing that death is a reality and then life is temporary, the more that we do not fear death and the more we appreciate life
And the more na magkakaroon ng meaning yung life natin. Kasi kung alam po natin na darating ang panahon na mawawala tayo or darating ang panahon na yung mga mahal sa buhay natin ay magpapaalam na din, ay the more natin gagawin the more that we'll be inspired and the more that we will express our love for each other and the more that we value life kasi alam natin na anytime pwede po tayong mawala and gawin po natin yung makakapagpasaya sa atin, gawin po natin yung makapagbibigay ng meaning sa buhay natin. Kasi this is the only chance that we have to experience life. And this is in preparation also na posibleng mangyari sa atin ang pagpapaalam or ang pagpanaw. So, mas maganda yung transition, mas peaceful, kumbaga. And we can say that we have lived our life or our lives to the fullest. Na wala po tayong pinagsisihan at ginawa po natin sa abot ng ating makakaya na maging meaningful at maging masaya yung buhay natin. Express your love and do not wait na, you know, it's gonna be too late. Give importance to the people that you love. Iparamdam po natin sa kanila yung kahalagahan nila. Iparamdam po natin sa kanila yung pagmamahal natin before it's too late. And kung dumating man po yung panahon na magpapaalam na tayo, ay wala po tayong pagsisisihan. So, I think that's it for today. I hope ay may natutunan po tayo sa ating discussion. And I wish you all the best. Stay healthy, stay safe, and always smile. This is Doc Eric Batikan. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye.